Hi, this is Rod YG. Hi guys, welcome back to my channel. Alam ko, simula nung nagka-lockdown, hindi na tayo nakalabas. Ang dami sana natin planong pumunta sa iba't ibang lugar para mag-magnet fishing tsaka metal detecting. Ang dami na rin nagtatanong tsaka ang daming gustong sumama. Thank you so much sa mga feedback niyo, na-appreciate ko yun. Thank you sa mga positive comments ito sa channel ko. Shoutout sa mga taong ito, nadi-display ko yung pangalan nila. Ayan, thank you so much. Pagtapos na ang lockdown na to, or basta safe na nalabas tayo at na-observe natin ang social distancing, siguro pwede na tayo ulit mag-start mag-metal detecting at saka yung magnet fishing. Pero ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko lang i-plug yung mga channel ng pamangkin ko. Eto, tingnan nyo. So, yung mga na-inspire gumawa ng sarili ng channel, support ka rin yung channel nila. So, kindly like and subscribe. Tapos, para sa video na to, detal, wala tayong metal detecting tayo makalabas or magnet fishing. Meron akong ipapakita sa inyo. Unboxing tayo ng isang macro lens. So, titawag nito na Apexel macro lens. So, itong lens na to, meron siyang 12 times tsaka 24 times na lens. So, pakita ko sa inyo. Nabili ko ito sa Lazada sa halagang 293 pesos. So, out of the box, ganito yung packaging niya. So, nakalagay siya sa protective foam. Ito yung mismong macro clip lens. Tapos, meron din siyang micro fiber cloth para at least yung mga aligabok-aligabok. Yan, hindi siya makikita. So, ito, gagawin natin na. Itatry ko lang dito yung 12 times lens para ma-detach siya. Ikot nyo lang dito. Deroskas lang naman siya. So, detach nyo lang 12 times lens. So, yung titignan natin dito sa macro lens ay yung mga piso, mga barya, tsaka yung sing-sing na nakita natin sa metal detecting at tsaka sa magnet fishing natin. Tara, tingnan natin kung anong itsura ng mga baryang ito. Kung nakikita nyo sa kamay ko, ito, mga parang sira-sira na siya, yung nabulok mo sa tubig, tsaka sa buhangin. Ito, papakita ko sa inyo kung anong itsura nila dito sa macro lens na to. Pero bago yan, subscribe mo rin pala itong mga channel na to. Ayan, si Joshua ng Rapsada Music, yan, tropa yan. Tsaka ito, yan, mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyo. So, pwede na tayo magsimula. Ang gamit kong cellphone para sa macro lens na to, itong Realme 6 Pro. Okay. Natin. So, kakabit ko lang siya. Ang maganda dito, guys, sa macro lens na to, clip lens na to, meron siyang parang foam dito sa mismo clip para hindi magagastasan yung foam nyo. Okay, sige, kabit na natin dito. Yan. Tapos, para mas maganda yung angle, steady ko lang tong phone ko. Steady ko lang tong phone ko para makita nyo kung ano talaga yung itsura. At saka kung gaano kaganda tong macro lens to. Okay, sisimulan ko na dito sa isang piso. Ito. So, ito, kung makikita nyo, kinain ng kalawang, oh. Ayun, oh. Sa Boracay ato natin doon nakuha, eh. Ayun, oh. So, sobrang, ng buhangin, tubig, tsaka buhangin, tsaka yung alat ng tubig, ito. Ito yung resulta ng reaction sa metal. Kinakain siya. Sa likod, tingnan natin. Ito yung, wow, parang may butas, oh. Nakita niyo yung butas? Okay, iba yung butas niya. Tapos itong mga kulay green, parang buhangin to eh, na nag-react sa acid, kaya naging kulay green. Ayan. Next, pero pa ako dito yung isang piso, pero ito ayos pa siya, pero kung titingin niyo ah, ito, tingnan niyo yung leeg. Ayan ah. Nakita niyo kung paano unti-unting umaalis yung plated steel lang sito eh. Ayan, parang coating lang siya sa bakal.
Tapos itong mismo number one na piso, ayun o. No? Parang aalis na siya dyan o. No? Oh, ayun na naman yung buhangin na kulay green. Dito. Sa unahan naman. Ito. Kalawang. Ayan, nakita nyo. Nakita yung kalawang. Tapos, next naman. Meron pa ako siya dito yung piso. Ito, tingnan nyo. Ayan na. Grabe, yung ganda. Ito, mga buhangin to. Ayan na, mga dilaw. Buhangin na dumikit na. Mahirap na siya tanggalin. Ooh. Tapos, meron ako dito yung nakuha natin na 25 na dumikit na sa bato. Tingnan natin na. Ayan, masyado malapit. Wait lang. Ang galing ko yung isa. Ayan, makikita. Wait lang. Ito. Ito. Yan. Kita nyo? Ito yung bato sa baba, oh. Naninilaw. Kumapit na yung kulay nung 25 sa bato. Ayan. Nakasulat. Sentimo. Kuligtad. Mababasa. Tingnan natin kung mababasa pa natin. Asan niya yun? Sentimo. Ito yung word na sentimo. Okay. Sentimo. Ayan. Ayan. Ano yung sa bato. Tapos, ito. Meron ako ditong napakagandang object. Na 25 rin. Pero tingnan nyo to. Kita nyo yan. Ayun mo ko kung parang skin ng alien. Ano mo, oh? Lumulobo-lobo. Ewan ko paano nangyari to, pero wow, ganda. Ikot natin. Okay, yan. Yan, dumikit na yung buhangin. Okay, nakikita nyo. Ayan, no? Halos hindi na siya matanggal. Diyan na lang siya. Yung likod niya, ito talaga. Parang, pag tinignan nyo, parang aerial vision ng ano, ng mga isla. Ito, isla, yan, yan. Diba? Cute. Tapos, yung isa naman dito, sing-sing na silver. Ewan ko kung diamond yung nakakabit dito eh. Pero, titignan natin dito sa macro lens natin. Okay, so, ito, para mapatunayan silver, kailangan may nakasulat siya dito na 925. So, ibig sabihin yan, 92.5% ng metal nito ay silver. Tapos yung other percent, ano na siya, combination na siya ng iba't ibang metal. Pero mostly, aluminum lang yan. Tingnan natin yung parang bato. Ewan ko kung itong di ata siya tunay na diamond. Kita nyo ba? Ayun, ganda na pagkakatikit. Ewan ko kung diamond to, pero diamond to. Ang ganda. Mahal to. Pero mukhang hindi siya diamond kasi hindi siya parang walang rainbow na nagre-reflect. Ayan. Ang dumi na ng daliri ko dahil sa paghawak ng mga barya. Pasensyaan niya na. Tapos meron pa tayo dito last na. Papakita ko sa inyo. Ito. So last na papakita ko sa inyo. Ito parang planeta na nalaglagan ng mga asteroids tsaka comets. Ayan o. Bako-bako. Pero itong tingnan nyo. Yung butas dito. Yung butas, ayan o. Napaka, wow, ganda ng butas. Bilog na bilog. Paano kayo nabutas to? Imposibleng buhangin lang to. Ayan. Wow. Yan. So, yan. Nakita na natin kung ano yung itsura ng mga barya at saka nung sing-sing dito sa Apixel macro clip lens. Yung ginamit ko lang is yung times 12. Times 12 lang yun. Kasi hindi ko kanabit yung isa. So, pag kinabit niya siya, times 24 na siya. Masyado na siyang malapit. So, medyo nakakaduling na. Tingin nyo, ano yung pinakamaganda doon sa mga piso? So, sa mga nakita nyo under it sa macro clip lens. Comment nyo sa baba at kung gusto nyo rin bumili ng macro clip lens Apixel, ilalagay ko yung description sa baba.
para at least sa mga mobile photographer na gustong ibang subject naman, sawa na kayo sa mga sa nature, gusto niyo mga macro photography naman, maganda tong macro clip lens. Siyempre, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe, like, and share this video. Thank you so much sa lahat ng mga supporters natin. Sa mga first time dito sa channel ko, huwag niyo kakalimutan, please support my channel. Thank you so much at hanggang sa ulitin. Bye-bye!